iBilibers, we're so honored today na makakasama ang Pinoy Teacher Awardee ng National Science Teaching Association sa Arizona, USA, Teacher JC Tulinao. Hello, Mr. T. Hello, Kuya Chris. Kamusta kayo dyan? It's so nice to meet you. Nung nagtuturo pa ako sa Pilipinas, nagtuturo ako ng iba't ibang mga subject, kaya reading, ng science, ng math, home economics, at lalong-lalo na ang MAPET. Noong 2017, nabigyan ako ng job offer na magturo dito sa Arizona at ako ay magtuturo ng first grade. Noong una, regular subject lang ang tinuturo ko, reading, math, social studies, at science. Pero binigyan ako ng isang trabaho kung saan kailangan kong gumawa ng panibagong curriculum ng STEM na gumagamit ng music. Ano nga ba ang STEM? Ang STEM, ang ibig sabihin niya ay science, technology, engineering, at math. Ito ay isang subject o asignatura kung saan pinagsasama-sama ang lahat ng konsepto ng apat na asignatura na ito at inahayaan ng bata na mag-engineer o mag-experiment o gumawa ng kanilang sariling mga product. Noong unang binigay sa akin ang trabahong ito, nag-isip ako kung paano ko gagamitin ang music sa STEM. Hanggang sa naisip ko na kapag gumawa tayo ng simpleng tunog, meron ng science na nakapaloob dito, meron ng engineering na nakapaloob dito, at may math na nakapaloob dito. Kaya naisip ko na gumawa ng curriculum kung saan ginagamit ang music bilang springboard o puhunan sa pagtuturo ng iba't ibang mga konsepto sa STEM subject. Yung pala ang teaching background mo, Mr. T, pwede bang sample lesson? Sure, Kuya Chris. Halimbawa, ito ang instrumentong cymbals. Tinutugtog natin siya sa pamamagitan ng pag-apply ng force sa pamamagitan ng pagpalo. Pag pinalo natin siya, nagbabibrate ang instrumento. Ibig sabihin, ito ang mabilis na pabalik-balik na paggalaw ng isang bagay. Gaya nito. Mula sa cymbals, ang vibration ay naglalakbay papunta sa ating mga tenga na kung saan ini-interpret ng ating isip bilang tunog o sound. Malinaw! Mr. T, gusto yatang subukan ni Rodpil. Sa ngayon, hindi ko pa tinitira ang cymbal. Kaya, tingnan mo, hindi pa nag-vibrate. Siyempre, hindi mo pa tinitira eh. Kaya sige na, strike mo na! Strike na! Ah! Ang galing ah! Nag-vibrate! Ayun o! Malinaw yung lesson mo, Mr. T. Isa pang lesson please, tungkol naman sa math and music, pwede? Ito naman ang gitara. Ito ay instrumentong may kwerdas na tinutugtog sa pamamagitan ng pag-pluck o pag-strum ng mga kwerdas nito. At ang tunog nito ay depende sa haba ng string na nagbabibrate. Halimbawa, pagka tinugtog ko ang open string na ito, ang tunog niya ay mi. Pero pagka pinres ko ang panglabing dalawang fret na ito, umiikse ang part ng string na nagbabibrate. Kung kaya, mas mataas ang frequency nito at mas mataas ang sound na nagagawa niya. Kaya may kinalaman ang measurement sa music. Gaya ng sinabi ni Mr. T, nung pinalo yung cymbal, nagvibrate ito. Nagvibrate din yung hangin sa paligid. These sound waves enter our outer ear, reach the eardrum, which also vibrates, sending these vibrations sa tatlong maliliit na buto sa middle ear. Sa inner ear, chemicals rush sa loob ng cells, kaya may nabubuong electrical signal. Hinahatid ng auditory nerve ang signal na ito sa utak para ma-recognize o makilala. iBilib! Good job, Mr. T! Ang grade mo, 100%! You make all teachers and all Filipinos proud. Thank you, Kuya Chris. All I can say is, kahit sa music, may science. I believe.